subong kumain ng cinnamon roll. Halika. Samahan mo ko para matuto ka rin. Okay, ito po pala yung bread flour. Okay? Ang bread flour at saka all-purpose flour po magkaiba. Okay? Mas mataas ang gluten ng bread flour kaysa sa all-purpose flour. So, bread flour ginamit ko. Eh? And then... Okay, dito yung eggs, sugar, water, skim milk. Reason ng fermentation ay para maglabas ng carbon dioxide na magbibigay ng light, fluffy, and delicate texture. Okay? So, ito yung soft butter. Then, dark brown sugar. Ito yung ginamit ko dahil mayroon siyang natural moisture. Saka, may molasses. Yun ang kagandahan sa kanya. Lagyan natin itong fermented mixture. Yeast, sugar, eggs, water. Dito, okay? Low speed. Magkakaiba guys yung technique ng artisan bread at yung sweet bread. Ito sweet bread ang tawag dito. Okay. Yung artisan kahit lagay mo sabay-sabay yun, okay lang yun. Ito, may purpose bakit may fermentation pang naganap para fluffy. Okay. So, nabuo na siya, di ba? Nag-incorporate na. Saka natin ilalagay yung butter. Ah, siya nga pala, kanina sa ginawa nating croissant, ang ginamit ko is cold water, di ba? Ice water. So ito, ang ginamit ko is tap water. Okay? Kasi, pag tap water, mas mabilis mag-rise yung dough. Kasi kapag malamig, napipigilan mo yung pag-rising ng yeast. Okay? And then, isa pa nga pala, yung tinapay ay yung yeast kapag pinipid mo siya ng marami sugar, mas mabilis umalsa. Okay, kaya yun ang ginawa ko. Ito tapos na, di ba, yung pag-mix. Check muna natin kung okay na yung dough. Normally, yung mga sweet dough, ito yung mga sweet bread, di ba? Malalambot talaga yung mixture nila. Kasi maraming fat. The more fat, mas fluffy yung bread. Okay? And then, mabigat din siya. Okay? So, try natin yung window pane test na tinatawag. Di ba? Sa school tinuturo yan. Kung ano itsura niyan. And ito po ang window pane test. Ito. Yan. Kapag nakikita mo na yung kabila, ibig sabihin, pwede na yan. Yan. I-rest natin to mga 10 minutes. Kasi, kapag di natin ito ni-rest, may ipaglaban sa'yo yung dough. Para magsuntukan kayong dalawa. Okay. So, kita mo. Napaka-smooth ng mix, di ba? So, lagay muna natin ito rito. Ito na yung ni-rest natin na cinnamon, okay? I-divide lang natin. Guys, napaka-importante sa pastry yung weighing scale. Kasi pangit pag volume. Mas prepare ko yung weighing scale. Mas maigi kung may mga baking ano kayo. Habit. Bumili kayo ng weighing scale. Yeah? Kasi makikita nyo exactly yung grams. The same time, makukos nyo siya ng maayos. Di ba? Kung ano nga ng tinapay, huwag nyo papasugurihan ng dusting ng flour kasi nagkukos din siya ng dry. Kinakain nyo yung moisture ng tinapay. So, konti lang. Okay. Sa artisan, okay lang yun kasi kailangan mo ng karaste sa labas. Pero ito gusto mo fluffy, di ba?
So ito, the more na kinat mo siya ng makapal, siyempre mas malaki siya. Kapag manipis, siyempre maliit, mababa siya, di ba? Kung gusto mo na mataas, kapal ay makapal din yung cut mo, di ba? Ayan, kakapalan natin. Pang pretext to. Maliit kasi pang benta yun eh. Lagyan nyo na lang ng gray store or oil para mag-stick kasi ito, di ba, yung sugar. Kapag nag-caramelize siya, i-stick siya sa paper, di ba? So, lagyan mo sila ng oil kabilaan. Ito may oil din to. Ito may oil din. Okay? So, kung nakapansin nyo, ilalim yung dulo ng dough, kailangan ilalim nyo, ha? Kasi, bubuka yan eh. So, ito yung cream cheese toppings natin sa cinnamon, okay? Cream cheese, milk, and sugar. Sabay-sabay muna dyan sa pot. Okay? Isama siyang lemon, pero yung lemon, inilalagay ito kapag last stage niya. Yung hindi na siya gano'ng mainit. Kasi kapag mainit, tapos nalagyan mo ng lemon, magkakardel yan. Okay? So, ayan. Isala na natin ito sa high temperature, 200. Ito na siya after 15 minutes, di ba? Pag nag-golden brown, medyo madilim lang dito. Ayan. Pwede na yan. Huwag nyo nang patagalin kasi pag pinatagal nyo, magdadaray yan. Ang ko dyan is butter and cream cheese, saka powdered sugar. Ito naman, na creamy, ano yan, milk, saka lemon, and then cream cheese, sugar. Ito. Yan. Hindi siya na-deteriorate compare dito. Okay? Hindi ko na nalagay yung procedure nito kung paano ginawa. Pero mix together lang yan hanggang ma-floppy. Okay? And yan yung recipe niyan. Kunin nyo na lang. Nakita mo to, maganda kasi siya. Alaminit mo siya isi-serve. Ito. Napaka-creamy niya. And fruity. Cinnamon roll nga pala. Ang origin niyan sa Sweden and Denmark. Pero ang cinnamon spices, ang Sri Lankan ang nag-introduce niyan sa Europe. Okay? Kunti kaalaman lang. Bye.